Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here and welcome to Redman Toys Airsoft Philippines. So for this video guys, ang topic natin is Airsoft Rifles for Newbies. Okay, so ano nga ba magandang Airsoft Rifle para sa mga newbie? Ano ba sa tingin nyo guys? Kung makikita nyo yung mga dating videos ko, no, medyo sinasuggest ko nga yung mga gas type, di ba? Kasi nga, naisip ko, simple lang naman yung operate yung mga gas type eh. Parang mga gas blowback pistol lang. Kuha ng magazine, karga mo ng gas, tagay mo ng bala, pasok mo, kasa mo, then bang, okay na, di ba? But eventually, syempre, marami tayong nabibentang units, then syempre, marami tayong nakuhang feedback, no? Kumbaga, parang meron tayo kasi syempre ina-assess natin eh. Kung ano ba yung lumalabas, tapos meron ba mga question, diba? Meron ba mga problem? Okay. So, napansin nga namin na mas maraming nagiging problem sa mga gas type. Okay, sa mga gas blowback rifle. Kasi nga, yun nga, na-realize ko na mas, ano siya, mas marami kasing moving parts. Na parang mas marami siyang external moving parts compared sa pag-electric, which is yung mga moving parts niya is medyo internal. To the point na pag nagka-problema ka sa mga electric type, you really have to bring it to the gunsmith. Okay? Yung mga gas type kasi, pwede mo rin siya dalhin sa gunsmith, pero pwede mo rin kasi siyang ayusin. Na nakuha niyo yung point. So, yun yung isang part na napansin ko. Pero, yun nga, explain natin dito sa video. Papakita ko sa inyo kung bakit. No? Kaya kasi nga ngayon, actually ngayon, na-realize ko na mas maganda kapag ka-newbie is mga electric type or mga battery type yung bilin. Okay? So, unless certain exceptions, may explain ko. Okay? So, una-una, pakita ko siguro muna yung mga rifles na meron ako dito. So, what I have here is the East Crane or EC-302. This is the M4CQB. Okay? Rifle. Yeah. This is a full metal na airsoft rifle. Bakal to. Yan. Pag sinabi kasi full metal, basically metal to. Kasi yung mga handguard, kahit sabihin natin half metal yung unit, ito bakal pa rin kasi ito eh. Tapos yung barrel, bakal pa rin. Usually pag sinabing half metal talaga is more on sa dito sa receiver. Okay? Sa body. Okay? Ngayon, another unit that I have here is another M4CQB. Okay? But this time, this is a gas blowback type. Tapos, half metal lang to. So this is plastic. And katulad na sabi ko kanina, bakal to. Okay, this is bakal and the barrel is metal. Okay? Ayan, yun yung design niya. Okay? So, the other unit that I have here is the Poseidon Avenger 5. Okay? So, itong Avenger 5, this is actually half metal. Okay? So, AEG to. Electric type tong. Itong Avenger 5. Okay? And this is actually my personal unit. Kaya nakakabit yung scope ko. Okay? Yung red dot. Kasi hindi na ako gumagamit ng iron sight kasi mas mabagal kasi. Kasi pag gumamit kayo ng red dot, no, kahit na newbie, kahit na expert, pero syempre alam ko minsan mayroong mga expert gumagamit sila iron sight kasi nga kabisada na nila eh. Pero pagka newbie ka, or marami actually, kahit na sa mga shooting competitions, marami talaga gumagamit red dot. Kasi wala kasi silipin, basta pag tinapat mo ng ganun, nakita mo yung, ano mo, yung red dot, boom, tapos na, putok na agad eh. Okay. Kaya kung mapapansin mo, ito, okay, this is actually my unit also, gas type. Yan, may red dot din. Sa akin din to, personal unit ko to. Okay, so may mga units ako actually, nandito na siya sa store. So, para kasi minsan merong mga clients gusto makita yung unit. So, at least, pwede kong pakita yung mga unit ko para hindi nagagalaw yung mga brand new units. No? Okay, so, ngayon, bakit nga ba mas maganda ang electric? Okay, so, sa electric kasi, you use batteries. Okay, so una-una, they're cheaper. Electric is cheaper than gas. Di ba? Mura lang eh. You charge mo. You use batteries, no? Tapos, you plug it into the wire sa loob. Yun lang. Ang ano lang sa... Ang problema lang sa mga electric is yun nga, medyo mahirap siya ikabit. Kumbaga, hindi naman mahirap, pero parang it takes time. Parang you need some work, no? Kakabit mo kasi, tatanggalin mo to. Yan, ganyan. Tapos hahanapin mo yung wire, for example, ito yung wire. Tapos kakabit mo yung wire, yung battery dyan, tapos papasok mo to. Okay? Tapos ipapasok mo to dito, ganyan.
Actually, for this M4C QB, sorry, no, nagkamali ako. Medyo nagkamali ako ng ano. Kasi for this M4C QB, pwede mo tanggalin tong bat. Okay. So, meron siyang dito. Tatanggalin mo. Papush mo yan. Yan. Ito, ganyan. Diba? So, ito, ganyan. Yan. Tatanggalin mo tong cover. Yan. Mapapansin mo, medyo nahihirapan ako. Tapos hanapin mo yung wire. Tapos, pwede mo insert dito yung battery. Ayan, dito. Itong dalawang slot. Kasi, for this M4C QB by E-Screen, meron binigay na battery si supplier. May free battery na binigay si supplier for this one. So, hindi mo na kailangan bumili. Okay? Kaso nga lang, yung battery niya parang 9.6 volts lang. So, medyo low power siya. Pero tama lang. Okay? So, kasi nga, I personally use the 11.1 volts na eh. So, mas mataas yung power. So, mas mabilis yung motor. Okay, yun yung difference lang naman. So, yung pag kumakalabit ka, yung the motor moves faster kasi mas malakas yung power ng battery. Okay, so yan, ganun lang. Tapos babalik mo, then, yun lang naman yung nag-start na nagpapahirap sa electric, no? Okay, yun. Okay? Ngayon, pag gas type naman, walang ganun. Walang mga battery stuff. So, pag gas type, it basically, this is your unit. So, parang same siya sa pistol. Kuha ka ng, this is your magazine. Okay? Wala akong gas dito eh. So, you charge gas, no? Then, lagyan mo siya ng BB. Then, insert mo na siya sa pistol, sa rifle mo. Ganyan, pasok mo na. And then, takasan mo na. And then, bang, 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 bang. Ganyan na. Ganyan yun, kapag gas type. Okay. So, sa battery, hindi siya ganun, okay? So, sa battery, meron akong magazine dito. Magazine ni E-Screen, okay? So, this is the magazine of E-Screen. So, ang tawag dito is parang dekamot or hindi ko alam kung ano eh. Pero may spring din kasi sa loob to, okay? So, ito, tawag dito high cap, no? High cap. So, empty yung loob niyan. So, itong space na to parang hollow to, walang laman. Okay, dito, totola, wala naman. Tapos, dito malalagay yung BB mo. And this magazine can actually like store mga around 300 BBs. Okay? Ngayon, pag nilagay mo yung, ano mo dyan, the sample. Ito, ang gagawin natin. Okay. So, yan. Sa lalagay mo, di ba, ganyan. Yan, lalagay mo siya ng bala. Nakata mo? Dami, di ba? Yun. Okay, so, yan. Dami niya, no? So, ngayon, kailangan, syempre, mapunta dito yung BB. So, anong gagawin mo? Yung meron siyang process na tinatawag na kamot. Kakamutin mo siya dito. Meron kasing roller dito sa merong spring. So, ang tendency, nagtatension yung spring, tapos, minumove niya yung, parang meron isang mechanism sa loob, minumove niya yun, yung spring, minumove ng spring yung ganun, dahil sa tension. Tapos, yung ganun, basically, tinatulak yung BB na nandito dito, tinutulak niya isa-isa pataas. So, ngayon, nakapila na ngayon yung BB dito actually. Mamaya, akit na yan. Kakamutin ko lang, mamaya, oh, yun, nakita mo na. Umakit na yung BB, di ba? Ngayon, since nagkakamot ako, wala nang, hindi na umaandar yung wheel, kasi nga, puno na dito, yun, nakasteady na yung wheel, no? Kada kamot ko, yung spring niya dito, nag-a-add ng tension. Sumisikip yung spring, kada kamot ko. Ganun yun. Kada kamot ko, kasi hindi na siya umiikot eh. Yung parang nagpo-push, hindi na siya umiikot kasi nga, puno na eh. So, naka-steady lang na siya, di ba? Tapos yung spring na lang tumitigas. So, kada kamot mo, mapapansin mo, tumitigas ng tumitigas. Yan, ganyan. Tumitigas siya, tigas. Kamutin mo na nakamutin, eventually, pag sumobrang tigas na yan, kaya na niyang ubusin lahat ng BB na to pag pinasok mo dun sa rifle. Ganun siya, okay? So, yun lang yung medyo slightly tedious lang. Tapos, yun nga, paminsan, parang nagkakaroon ng times na pag nagbabaligaw, wala, may bala pa yung magazine mo, tapos wala nang bala lumalabas. Tapos, sabi, uy, shit, kailangan ko magkamot. Nakamot ka pa ulit. Minsan, meron magandang instance. Okay? Kaya, dyan naman pumasok yung tinatawag na mga parang fast mag or mga mid-cap or low-cap mags. Mid-caps and low-cap mag, ang tawag sa kanila yung ganito. Yan, parang ganito. Yung magazine na kasama sa mga Poseidon, ano sila, mid-cap. Yeah, sure, parang mid-cap yata o low-cap eh. Parang ganun. Parang kasi karang, alam ko they can store around 100 BBs eh. So, hindi ako sure kung ano yun, mid-cap yun or low-cap. Mid-cap yata yun eh, kasi 100 eh. Ayan.
So, ibig sabihin ng mid-cap is that parang same sila sa magazine ng rifle or mga pistol na meron siyang spring. So, you load the BB here, tapos wala kang nakakamutin, ipapasok mo na lang. Ganun siya. Ayan, makapansin mo, wala siyang spring kahit ano. So, maglo-load ka lang, tapos nandito yung spring. Okay? So, wait. Pwede ko palang kalasin tong ito. Lonex na magazine to na low cap to eh. Okay, so ito, papakita ko sa inyo. Kakalasin ko siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, tanggalin ko sa ilalim. Walang spring. Ayan. So, ito, actually, this is my personal magazine. Ayan, tinagyan ko ng masking tape. Kasi nga, bumubuka eh. Para hindi siya bumuka. Okay? Parang nire-enforce ko lang. Okay? Yun. So, ayan, mindset mo, meron ganyan. Tapos yan, merong. Tapos ito, ito yung spring, oh, guys. Mindset mo. So, merong spring dito, papunta yan dyan, tapos punta dito. This is actually a low cap. So, ganyan siya, wala siya kinakamot, no? Ngayon, ang mangyayari lang dyan, yun nga, pagpasok mo ng bala, pasok mo na kagad siya sa rifle. Ganyan siya. Kaya na-invento yung mga ganito para at least sigurado may bala ka, hindi ka na magkakamot. Yun nga lang, tatandaan mo nga lang na minsan kasi nasa stock yung BB dito, depende sa design ng magazine, okay? Kasi mayroong mga magazine na kasi ano rin kasi to eh, parang naka double stack to eh, no? Double stack 'yan. So ibig sabihin, yung bala diyan naka staggered rin. Okay, guys, staggered ah. So alternate din yung bala diyan, alternate sa loob. Ngayon, mayroong magazine like yung mga Poseidon, yung magazine ng Poseidon. Sa tingin ko, mas malapad yung bala. So yung mga bala niya mas taganyan. Unlike pag sa Lonex, kundi yung nagkakamali, mas nakaganon yung mga bala. Mas na ganun. Sa Poseidon, mas mababa. So, tendency, kapag yung mga Poseidon, you really have to use very nice BBs. Medyo may quality. Madulas yung BB dapat. Kapag hindi ko gumamit ng madulas na BB, nai-stack siya. Hindi lumalabas dito. Nai-stack yung BB. Ganun. Yun yung problema. Kaya kailangan talaga medyo may quality. Kaya meron naman tayong mga quality BBs dyan. So, if ever nakukuha kayo, pwede ko kung kayo magbigay. Or if ever, pwede kayo bumili sa ibang airsoft na shops, no? Airsoft stores. Meron din naman sila. You just have to make sure na magandang klase yung BB na mabili nyo. Okay? At hindi kayo yung parang, mga parang they just want to sell yourself. Sabi nyo, okay yan, ganyan-ganyan. Tapos biglang maiipit. So, diba? Mahirap na. Okay. So, yun na yun sa ano, sa AEG, no? Okay? Ngayon, actually, ang isang maganda nga, kaya naisip ko rin na medyo okay nga yata pag electric, is that yung compatibility ng mga magazine. Okay? So, electric kasi, lalo na pag yung maganda yung brands, no? Medyo interchangeable or intercompatible sila. Okay? Unless medyo pangit yung brand na bibilin mo ng electric, eh, hindi siya magiging compatible sa iba. Pero minsan, meron din namang magandang brand. Like minsan, meron Taiwan brand, may Taiwan company. Tapos, hindi masyadong compatible yung magazine niya along with other Taiwan company rifles. Parang ganun. Meron din ganung issue. Okay? So, we have to double check pag may bibilin tayo. Pero actually, medyo mabusisi din ako pag ganyan. So, chine-check ko rin talaga lahat. Kaya pag tinanong mo ako, like sa mga units natin, masasabi ko talaga sa'yo, ah, compatible yan. Kasi tinetesting ko talaga lahat. Pinipili ko lahat yung mga items na binibenta. Kaya hindi ako yung nagbabasta-basta lang nagbibenta na sabihin sa akin yung supplier, oh, Redman, meron na akong ganito. O, ilan orderin mo? O, sige, bigyan mo ako ng ganyan. Tapos, bibenta ko na. Hindi. O, tatanungin ko pa, anong review niyan? Anong pangalan niyan? I-google ko pa yan, search ko pa. Tingnan ko pa, maganda ba ito? Ganyan. Ganun ang ginagawa ko bago ko nag-order. Minsan, ordering ko, konti lang muna, isang peraso lang. Testingin ko muna yun. Pag okay na, sige, bigyan mo ako ng 5, bigyan mo ako 10. Ganun ang ginagawa ko. Okay. So, ito guys, ito pa pala yung isang maganda yung sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung compatibility, okay? So, this is the Poseidon, right? So, ito yung magazine ng Poseidon. This is spring type, okay? So, pasok ko siya. Okay? Tapos, ano pa magazine? Ito yung magazine yung ENC. Tama? Ayan. So, pasok. Okay? Ngayon, syempre tatanggalin kung may mahuhulog na BB dito. Wait lang, daan-daan lang para hindi makalat. Ayan. May mahuhulog na 4 eh, actually. Ayan. So, ayan na, di ba? Tapos, meron pa ako dito. Lonex na ulit na flash mag. Flash mag tawag dito. May papakita ko sa inyo paano ginagamit. No? Pasok. Okay?
Magagana yan. Basta pumasok na ganyan, tsaka mafe-feel mo eh. It will work. Okay? Tapos, yung Lonex na low cap mag. Pasok. Gets mo? Okay. So, pasok lahat yan, di ba? Ngayon naman, pupunta naman tayo kay E-Screen. Okay? So, kay Easy naman tayo. Kay Easy. Okay? So, ito si Easy. Di ba? Si E-Screen na M4CQB. Okay? So, syempre, gagamitin muna natin is yung magazine. Teka lang. Sige, okay na to. Ha, tatanggalin ko sana. Okay, papasok natin. Syempre, compatible to kasi magazine niya to eh. Ta-ding! Pasok, di ba? Okay na okay. So, ngayon, tanggalin na natin. As usual, may nahulog na apat na bala. Okay, next. Dito naman tayo sa Lonex na mid-low cap. Yan. Medyo masigip lang konti, pero pasok. Compatible. Tanggal, yan. Medyo masigip, yan. Okay, kasi nga, si Easy made in China, si Lonex made in Taiwan. So, si Lonex, pag gumagawa siya ng mga mag, medyo masyadong eksakto eh. Okay, so kaya medyo sumikip ng konti. Pero okay lang yan. Okay. Maganda na yung masikip kasi sa maluwag. Okay. So ngayon, ito naman yung magazine ni Poseidon. Okay, Poseidon is made in Taiwan. Pero syempre, ibang company siya kay Lonex. Pasok. Mas maganda yung fit. Hindi siya masyado maluwag. Hindi siya masyado masikip. Yan. Very good fit. Hanggal. Okay. Tapos, ito naman yung Lonex na flash mag. Okay. Pasok natin. Yan. Medyo masikip. Ah, hindi yata compatible. Hindi ko nasukat eh. Okay. So, hindi yata compatible kasi antigas eh. Ay, pumasok. Wait lang. Yun. Pasok yata eh. Ah, pasok pala. Nagkamali lang ako. Na-overpress ko lang yung mag-release. Yan, pasok. Masigip nga lang din. Yun. Okay? So, yun yung isang maganda sa electric. Yung compatibility ng magazine. Okay? So, ngayon, pakita ko na sa inyo pala kung ano ba yung ginagawa ng flash mag. Okay? So, yung flash mag, this is actually parang the same siya dun sa Decamot. Ayan. Pero kung mapapansin mo, mas mahaba siya. Ayan, o. Oh. Diba? Nakalagpas. Ayan. Ito si flash mag. Ito. Ito si flash mag. Ayan. Mas mahaba si flash mag. Bakit mas mahaba si flash mag? Kasi si flash mag, meron siyang parang speed technology. Ayan, meron siyang, kasi tawag na flash mag kasi may tali siya. Ayan. So ngayon, sa loob ng tali, this actually, tingnan mo, makikita mo, meron siyang parang mechanism ng pangkamot. Ano ba yun, nabubulol ako. Ayan, meron siyang mechanism ng pangkamot, di ba? Pero hindi mo siya kakamutin. Ang gagawin mo, hihilain mo siya. Nag-guess nyo? So parang kada hila mo, parang sobrang daming kamot na yun. Kaya siya tinawag na flash mag kasi nga mabilis kasi nagkakamot ka, di ba? Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggal eh. Ito, parang isang hila mo na ganun, siguro mga naka 20 na ganun ka na. Guess mo? 1, 2, 3. Kaya nga parang ito, tapos ito yung loob na to, wala rin naman. Ayan, empty din. So, parang tatlong hila lang daw yata eh, or something, kaya na niya ubusin tong magazine na to. Parang ganun. So, hindi ko rin kabisado kasi hindi ko pa natatry gumamit ng ganun yung hinihila kasi ubusin kasi hindi pa ako nag-war game eh. Ang laro ko kasi practical shooting lang. So dati gumamit ako ng flash mag pero hinihila ako isa lang or dalawa lang. Tapos hindi ko rin naman nauubos yung magazine kasi yung target namin, alam mo yun, parang puputo kami tapos na siguro mga 30 rounds, 40 rounds, ganun lang eh. Hindi rin man namin nauubos kaya hindi ko rin sure kung ilan talaga. Eh, ayoko naman din kasing magsayang ng 300 na bala para lang doon sa purpose na yun. Nag-guess mo? Pero, if ever naman, malalaman mo naman, ay, tumitigas na. If ever na nag-war game ako in the future, bigyan ko kayo na sagot regarding sa matter na yan. Okay? So, ayun, yun ang mga magazines. Okay? Yun yung isang advantage ni electric. Yun yung maganda kay electric. So, tapos, actually, ang isa pang maganda kay electric is yun nga, upgradable siya. Mas mabilis siya i-upgrade compared sa mga gas type. Kasi nga, sa electric, meron siya yung mga spring, meron siya yung mga piston, meron siyang mga gear. So, yung normal, nasa 420 FPS, 430 FPS, okay? Ngayon, actually, itong mga Poseidon, pre-upgraded na yung spring niya. So, itong mga ganito unit, pumapalo na ito ng 450 FPS. Pero yung mga E-Screen, nasa 420 sila FPS. Ngayon, syempre, depende rin naman ako sa magagamitin kasi meron mga game site
ang requirement nila is 420 FPS lang. So mamaya pag bumili ka ng isang unit tapos pina-upgrade mo siya agad, hindi ka makakalaro. Okay, meron nga actually isang client, requirement yata doon parang 450 sa isang game site. Eh nung bumili siya ng rifle, in-upgrade yung unit niya. Parang in-upgrade niya kasi agad, di ba? Tapos parang naging 470 yata. So pagdating sa game site, hindi siya pinayagan. Ang nangyari, pinutol pa yung spring para lumambot, para humina, para umabot doon sa 450 na bracket. Okay, so sayang, hindi na original yung spring mo. So basically, bumaba na yung value ng unit mo. Parang ganun. So mas maganda, stay with the stock muna. Okay, so yun yung isang maganda. Ngayon, hindi ko naman sinasabi, pangit ang gas type. Okay, kasi nga, ang gas type naman kasi, mayroong ibang effect. Okay, pero yun nga, medyo hindi siya masyadong, parang hindi ata siya masyadong bagay for beginners eh. Unless you are a beginner who are very open to learning or mahilig ka rin magbutingting, karang katulad ko, na hindi yung manghihinayang na, ay, kasi meron kasi minsan mayroong tao, parang pag nabili, ay, ano ba yan? Sira agad. Meron kasi iba, ganun eh. Di ba? Eh, ako, malalaman ko kung defective yung isang item o hindi eh. Something like that eh. So, pag defective, talagang nilalapit ko naman kung saan ko binili. Pero pagka hindi, hindi naman. Okay? Okay. So, ito. Ito naman yung isang maganda kasi nga sa mga gas type. So, yung mga gas type kasi, mga gas blowback type, ang inaano kasi nila is realism. Almost same kasi talaga sila sa tunay. So, pag mamaparil ka ng mga tunay, like yung mga, sabihin natin mga PRR, hindi, PCC, okay? Pistol caliber carbine. Ano sila? Yung recoil ng mga airsoft, no? Konti na lang eh, halos same na siya sa tunay. Ganun siya. Okay? So, ganun. Yun yung isang maganda sa kanya. Depende talaga sa iyo kung ano yung trip mo eh. Okay? Ngayon, ang isang maganda talaga diyan is mas maganda kung meron kang friend, no? Kiramin mo yung unit nila. Maghanap ka ng tao na, maghanap ka ng kaibigan na bumili ng gas type. So, maghanap ka rin ng kaibigan mo na bumili ng electric type. And then, paglaroan mo yung unit nila. Then, doon mo more or less malalaman kung ano yung mas gusto mo. Okay? Pero yun nga, na nakwento ko na sa'yo, para more or less, may idea ka na. Okay? So, ito, papakita ko lang yung gas type. Ito kasi yung maganda. Sa electric kasi, no, sa electric, di ba, kabit mo yung battery, di ba? Tapos, ito, may magazine ka, di ba? Pasok mo. Game na. Ilagay mo lang to, syempre, ilagay mo lang to sa, ano, sa fire. Ilagay mo lang siya dun sa semi, ganyan, selector switch, no? Kasi pag nakasave, syempre, hindi, ayaw yan. Eh, ito, Poseidon dun kasi to eh. Electronic trigger kasi to kaya gumagalaw. Pero yung EC, ito, e-screen, ayan. Yung e-screen, di ba? Pag nilagay mo sa safe, hindi mo yung makakalabit. Ayan, hindi mo yung makakalabit, ayaw yan. Kailangan nilagay mo siya sa semi. Ayan, tsaka kakalabit. Okay? So, nagkataon na programmable trigger kasi si Poseidon. Kaya, nakakalabit ko siya. Okay? So, yun. Game na, di ba? Pang. Game na. Rata-rata na. Okay. So, yun. Lagyan mo siya sa safe mode, syempre. Yan, ganyan. Okay. Ngayon, ito kasi, no? Yung mga gas type kasi, hindi siya ganun. Kailangan kakasahin mo siya. Parang katulad siya sa mga gas blowback pistol. Nagalagay ka ng magazine, tapos kakasahin mo bago mo siya magagamit. Pag hindi ka kumasa, wala mangyayari. Kasi hindi na-engage yung hammer. Hindi na-engage yung system. Okay? So, ayan. Narinig mo yun? Kinasa ko. Ano, ito wala. Diba? Ayan, wala. So, kakasa ko. Ayan. So, na-engage yung trigger. Pumotok. Okay? So, ganun. Yun yung ano. Ito, pakita ko lang sa inyo, no? Ito yung magazine ko actually. Hindi ko lalagyan ng bala. Pero ito kasi medyo naka-modify kasi ito. Minodify ko siya for short stroke. Ayan. Kita mo, hindi tumutuloy. Kaya ito, hindi ito nagsaslide lock eh. Hindi nagbo-bolt lock to, hindi nagla-lock. Kasi nilagyan ko ito ng 5 piso dito. Hindi ko alam kung mahanap niyo pa yung video ko noon eh. Nilagyan ko ito ng 5 piso. Parang 4 na piraso ito, 8 pieces eh. Alimutan ko na. Ayan. So ito, nilagyan natin. Magazine. Nilagyan ko na ng gasto. Pero walang bala. No? Ayan, pasok. Diba? Kunwari, eh, ganyan, kanasa mo. Teka lang, testing ko lang. Mamaya may balat eh. Ayan, okay. So, ayun siya, guys. Nakita mo. Diba? Tama ba? Puputok natin. Tama, gumagalaw yung unit. So,
meron siya yung tinatawag na realism. Na, kata niya, pumapalag yung unit. O, tapos yun, pag sumobrang dami, lumalabas yung gas. Kasi nga, parang sobrang bilis lumalabas yung gas. Eh. So, yan. Diba? Yun naman yung maganda sa mga gas type. So, if you want the feel, pero yun nga, syempre, pagka gas type, yung mga magazine, specific siya kung anong unit. So, for example, itong unit na to, ito lang yung ano niya. Kasi itong unit na to, this is actually the Golden Eagle. No, half metal to, Golden Eagle. Meron pa tayong stock na to, if ever na gusto niyo mag-order. Ano ba ngayon? This is, today is September 18, 2021. Baka kasi makita nyo in the future eh. Okay? So, may stock pa tayo if ever na gusto nyo mag-order, no? So, yung magazine, hindi siya compatible sa magazine ni Wii or yung mga GHK, ayan, or ibang unit. Ganun siya. Or Umarex. Gets mo? Parang gumagawa sila kanya-kanya kasi sila ng system. So, tendency, hindi sila compatible. Katulad sa electric, di ba? Parang katulad na binakita ko, Poseidon, yung magazine niya, pwede ipasok kay ENC, tapos yung kay Lonex, kasi si Lonex may rifle din eh. Pwede mo rin pasok. Ganun siya, medyo compatible. Maraming, mas wide yung compatibility. Gets nyo? So, ayun siya. Ngayon, saka isa pa, dun nga pala sa mga, if ever in the future, meron gusto bumili ng Golden Eagle, no, ganito. Ito yung isa ko na i-encounter ko madalas na problema, di ba? Kasi ito yung magazine niya, di ba? Kaya kung mamapansin mo, meron siyang bulb para magazine, tapos meron yung ganyan, no? To meron ganito. Ang dami kasing moving parts. So, take note, ito, take note mo to. Pag ito kasi naubusan ng gas, ayan. Tapos ito, parang itong lever na to, parang iniipit na kasi to. Hindi siya umaatras. Ayan. Kaya kailangan ipupush down mo to para umatras. Kasi pag hindi yan umatras, nagkarga ka ng gas dito, lalabas lang yung gas dito kasi nga, naka-open yung valve mo eh. So, gagawin mo, you have to press this down yan para bumaba. Ayan, nakita mo. Papapush ko ulit ha. Kasi itong magazine na to, walang gas eh. Ayan, tinan mo. Pupush ko to. Ayan, lumabas. Gets nyo? So, para sa mga future na bibili ng ganitong unit, yan yung isang check nyo. If ever na ano, tapos always remember na kailangan meron parati itong gas. Okay, so pag naglagay kayo ng bala, paglagay kayo ng gas, no? So for the magazines, mga gas blowback magazines na mga M4, kailangan yata mga 5-6 seconds, mga ganyan, 7 seconds. Mas matagal siya compared sa mga pistol. Okay? So ayun guys, ngayon brands, okay? Anong brand maganda? Okay. So based on my experience, kung may mahahanap kayo na ewan ko lang kung meron pang mga Golden Eagle ngayon kasi si supplier wala na rin stock ng Golden Eagle na electric eh. Okay, parang gano'n to. Or yung Jinggong, okay? Ito. Kasi diba gas type to. Hanap kayo kung meron, okay? Pwede yun kasi medyo mura yung Jinggong or yung Golden Eagle. Isang company lang yung Jinggong. Kasi ang Jinggong kasi is a Chinese term for Golden Eagle. So, isa lang yun. Okay, pag sinabing Jinggong, Golden Eagle yun. Okay? Ngayon, ano pa ba isang brand? East Crane. Okay? East Crane is a good brand. It's a parang Hong Kong company yata siya. It's made in China. Matagal na rin siya gumagawa. Maganda. Okay naman. Okay naman. Okay din. Okay? Tapos, ang isa pang mura na na-encounter ko ngayon is Taposaidon. Okay? Taposaidon is made in Taiwan. Okay? Taiwan to. Tapos, ano siya? Half metal to. Kaya medyo mura siya. Yun nga lang, wala nga lang kasamang battery to from the supplier. So, you have to buy a high-powered battery. Okay? So, ganyan lang siya. Or, kunyari, Lonex. Okay din. Pag may mahanap kayo na Lonex na mura, na ano, pwede rin. Okay din na Lonex. Okay? So, ngayon, basta marami. Actually, marami. Pagdating sa rifles, maraming unit na po pwede nyong bilhin. Pagdating sa electric. Okay? So, yun yung mga magandang brand. Huwag kayo bumili ng mga walang pangalan talaga. Yung mga China na walang pangalan, medyo mahirapan kayo kasi kumuha ng parts saka hindi siya na-upgrade and mas mabilis siya masira. Okay? So, ayun guys. I hope na may natutunan kayo sa video natin ngayon regarding sa mga rifles na para sa mga newbies. So, ayun guys. Until next video na lang. If you have any questions, PM na lang ako. Okay? Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.